idol ako pala ni O. Sus mga idol. Nandiyan pala yung huli niya, oh. Laki ng lupa niya, mga idol. Laki ng labong mga idol, oh. Mm. Ubod. Ubod bagay na kuyo. Kumanyan mo pa siya na ako, ah. Mga idol. Yun. Ayun mga lods, magandang gabi po sa inyo. So, panibagong adventures natin mga lods. So, pumunta naman po kami dito sa ano, Bugyas. Bumalik kami dito mga lods. So, kasama ulit natin si ano, si Dong, tsaka kasama niya yung anak niya si JP. Yan, yung bata mga idol, kasama niya ni Dong. Tsaka si Idol Junel, si Idol Mark. Si Francis pala mga idol. Idol Mark nandun sa unahan. Yung nakabad na, hindi na naman makita mga idol, oh. Maitim talaga, hindi masyadong makita. So yun mga idol, sana marami tayong mahuli ulit dito. Kasi nung nakaraan, nakarami akong huli dito mga idol, mga 9 na kilo, yung nadali ko ditong isda nung nakaraan. Yun mga idol, sana pagbigyan ulit tayo ni Lord at dito sa Bugyas, sana bigyan ulit tayo ng maraming isda para pag maraming huli, mas maganda mga idol. Mas marami din yung perang makukuha natin pagka naibinta natin yung isda, mga lods. So, ayan. At abang-abang po tayo, mga idol. At mamaya-maya lang pagka tapos namin mag-prepare ng mga gagamitin namin at sisisid na rin kami. So, mga idol, abang-abang po tayo mamaya. Sana magagandang isda mahuli natin dito. Nag-dive na nga tayo, mga lods. So, unang dive po natin. So, ayan. So, dito. Baka meron, mga lods. So, ayan. Meron ditong bungkang at may katabing taragbago mga idol yan. Tinamaan mga lods. Unang dive natin. Huli din mga lods itong taragbagong to mga idol. Ayan. Sana marami itong kasama mga lods. Taragbagong to. At hanapin po natin yung mga kasamahan nila. Baka dito meron pa mga idol. So hanapin po natin mga idol. Ayan. Silip ulit tayo mga idol. At baka nandyan lang sa ilalim. So yan, barakaan naman mga idol. Yan, labas lang yung ulo ng barakaan. Grouper, kumbaga mga idol. Na headshot mga lods. Yung grouper natin, no. Yan, medyo malaki-laki ito mga idol. Pwede na rin ito pambenta. Yan, kaya binanatan ko na mga idol. Baka tirahin pa ng iba. Sayang naman. So, nagpakita na sa atin. Yan, napakaganda ng tama mga lods. Hanap po ulit tayo mga idol. At baka may kasamaan pa tong grouper na to. Maraming makati dito mga lods. Daming nangangagat sa katawan. Masakit pati mga katinik mga lods. Eto. May grouper po mga lods. Oh. O ayan, sa pool mga idol. Para layo na sana siya mga lods. So, buti na lang tinamaan ko sa chan. So, punit yung chan niya ngayon. Nadali po natin sa tiyan mga idol. O, mas malaki ito dun sa una kong nahuling grouper mga lods. O, baraka baga mga idol. Yan. Meron na tayong dalawang baraka tsaka isang taragbago mga idol. So eto, nakadali si Idol Junel ng labong. Napakalaki mga idol. Yan. May siguro mahigit kalahating kilo na ito mga idol. Malaki na. Swerte talaga ni Idol Junel. Palagi siya nakakadali ng labong mga lods. So, ako bibihira makadali ng ganyang kalaki. So, malit-lit dyan. Oh, nakakadali tayo. Pero, yung ganyang kalaki, bibihira tayo makakuha ng mga lods. So, dito. At, baka meron po ulit dito mga idol. Sinilip ko nga muna mga lods. Ito mga lods. Labong po yung nakita ko dito yun, oh. Papalis na siya mga idol at buti tinamaan ko pa mga lods. Yan, nakadali pa po tayo ng labong mga idol. Yan. So, yan, nakadali din po tayo ng labong mga idol. Yo, kaso maliit lang to doon sa nadali ni Idol Junel. Medyo maliit to, nakuha natin mga idol. Pero ayos na rin at pangulam na rin to mga idol. Yan. Medyo malaki na to mga idol. Pwedeng pwede na pangulam. Napunit nga lang yung sa may hasang niya mga lods. Ayan. Ito mga lods, tinawag tayo na Idol Junel. At meron daw ditong pawikan mga idol. So tingnan po natin yung pawikan na sinasabi na Idol Junel. At first time kong makakita nito mga idol. Yun.
andyan nga sa ilalim ng bato mga idol, no? Natutulog siya mga lods. O isturbohin natin yung tulog niya. Palalabisin ko to mga idol para makita natin ng mas maganda. Yun. Makita natin sa labas ng maayos. Uy, napakagandang pawikan mga idol. Pasensya ka na at inisturbo ko muna yung tulog mo. Medyo exercise ka muna. Yan. Langoy-langoy naman pag may time. Okay. Pasensya na at naisturbo yung tulog mo. Ang bilis mga idol. Napakagaling niya palang lumangoy. Ang bilis lumangoy mga idol. Ganda ng pawikan na yun. First time ko makakita ng mga lods. Dito. Meron pa ditong isda mga idol. Baraka naman ito mga idol. Yan, yung tiger grouper mga lods. Nandito po sa ano? Sa Adam. Maganda na ito mga idol. Malaki na rin. Pambenta na rin natin ito mga idol. May pambili na naman ako ng gatas ng anak ko mga lods. Kasi kapag hindi ako nakakalangoy mga idol, ganyan siya sabing magtrabaho daw at para may panggata siya. Napakagaling ng anak ko mga lods. Itong butiti mga idol. Nakita ko dito mga idol, napakalaking butiti. May kiluhin na ito mga idol. Butiting yan mga lods. Baka meron na yung malapit na yung 1 kilo mga idol. Lumangoy na nga siya mga idol, papalayo. Nasa malalim na parte na ito ng dagat mga idol. So ito, baka meron po dito mga idol. Yun, so tinamaan ba o hindi? Parang hindi mga idol. So yun, taragbago. Pangalawa na itong taragbago mga idol. Yan. Napakaganda ng kulay ng taragbago mga lods. Hanap po ulit tayo ng ibang taragbago mga idol. Baka marami ang kasamahan dito. Para makarami tayong taragbago mga idol. Ito mga idol, dinali ko na nga kanina at medyo taalis na nga siya mga idol. Kaya tinira ko na. Yan. Taragbago ulit yan mga idol. Bali pangatlong taragbago na yan mga lods. Napakaganda ng kulay ng taragbago dito mga idol. Kaso medyo nasa parte na sila ng malalim na tubig mga idol, kaya pahirapan din yun. Meron daw balat si Idol Junil, kinuha niya mga lods. So kukunin na po natin mga idol para ibigay natin kay Idol Mark pagka umahon tayo mga lods. Tinutuyo niya yan mga idol at ibinibenta. So 1,000 daw ang kilo niyan kapag tuyo na dito sa amin sa Bicol. Kunin na natin ito mga idol at sayang din, dagdag na to sa income ni Idol Mark. Ilagay na po natin sa lalagyan ko mga idol. Yan, nakarami mga idol ang nahuli ko. Medyo kaunti pa lang pero ayos na din at meron na. So hanap po ulit tayo mga idol at ng makarami. Ito mga lods, meron pa ako ditong nakita. Yun, taragbago mga idol, nakadikit sa bato. Yun, tinamaan nga mga idol. Kaso hindi masyadong tumubos yung pana natin at nakatama sa bato. Oh, huwag ka matatanggal. Okay na mga idol, nadali po natin to. So may ilang piraso na itong mga idol na nakuha kong taragbago. Yan. Napakaganda ng kulay ng taragbago dito mga lods. So hanap ulit tayo at nang baka meron pa dito mga idol. So ayun nga, hindi nga tayo kamali mga lods. Meron pang isang taragbago doon sa ilalim ng bato mga idol. So medyo kakulay nga siya ng bato, kaya hindi mo makikita ng masyado kasi kulay ano rin, may dilaw, brown. Kaya yung kulay ng bato natin mga idol parang meron din ganong kulay. Kaparehas ng kulay ng taragbago, kaya hindi kumakita masyado. Ayan, at swerte nga tayo mga lods at marami ng taragbago na dadali natin. So, may ilang piraso na yun mga idol. So, dapat mas marami pa dyan makuha natin mga idol. So pagka ganyan nga mga idol ang huli natin ay talagang swerte tayo. So hanap ulit tayo mga idol. Dito, ayan. Meron taragbago na naman ito mga idol.
yun sa ila, sa taas ng bato. Yan. Yan, sa pool na naman mga lads. So, dagdag na naman to sa pambenta natin mga idol. Thank you Lord. At marami-rami po tayo nakuha ang taragbago dito. So, paborito to ng kapitbahay ko mga idol. Ito ang lagi niyang binibili sa akin. So, binta ko nga pala niyan mga idol ay 200 sa 1 kilo. Yan, purong taragbagong mga idol. Pero pagka gusto nilang haluan natin ng baraka, nilalagyan ko din ng baraka mga idol. Yung magandang isda. Tahanap po ulit tayo mga idol. At nang makarami tayo ng taragbago. Dito naman tayo mga idol. Yun, taragbago pa rin mga idol. So ito, merong isda dito mga idol. Kalibangbang. Kamag-anak to ni Nemo mga lods. So babalikan natin yan mamaya. So, titingnan po natin mga idol. Medyo hindi naman yun mailap mga lods. Kaya kahit lapitan po natin yun, okay lang. Abutan po natin yung mga idol. Ito muna ang asikasuhin nating taragbago mga lods. Nang mailagay na po natin ito sa ating lalagyan. Hindi na makatakas mga idol. At sayang, kwarta na to pagdating sa tabi mga idol. So ayan. Hanapin po natin yung iniwan natin ito mga idol. Nandyan siya. Hindi mailap tong isda na to mga lods. Kaya pwede nating lapitan. Pero hindi naman natin mahawakan. Kasi pag nilapitan natin yung kamay mga idol, maalas na po yan. Ang kamag-anak ni Nemo mga idol, pang aquarium na isda. So minsan nakuha po ko niya mga idol kapag malaki na. So maliit pa yun mga idol at manipis din naman. Kaya iniwan ko muna. Dito na muna tayo mga idol. Ayan, baraka naman. So, medyo maliit pa tong baraka na to mga idol. Pero okay na. Pwede na natin to ipang ulam. Kasi masarap to mga idol kapag kusido. May kalamansi. Ang sarap niya mga idol. So hanap po ulit tayo mga idol. At ito mga idol ang musi. Ayan, napakalaking musi mga idol. Ito yung kamag-anak ng butiti mga lods. Na kapag na hinawakan mo ay lumuluho yung katawan. Ayan. O ayan mga idol. Bigla nga siyang lumubo mga idol. Oop, lumaki na. Nabitawang mga idol at natusok ako sa kamay. So minadali ko pong ilagay yan sa lalagyan mga lods. Kasi baka makaalis, sayang din naman yan. Andiyan na siya sa lalagyan. Safe na siya mga lods. Pang sahog yan sa malunggay mga idol. Tinatanggal lang yung tinik nun. Musi na yan mga idol. Napakalaking musi. Baka may isa't kalahating kilo yun mga idol. Musi na yun mga lods. So dito po mga idol. At ang nakita po natin dito ay isang uri ng angol. Medyo yung yung nguso mga lods. Pero napakasarap nitong angol ito mga idol. So hindi ko to ibibenta mga idol. So, pang-ulam ko po ito. At paborito ko isda ito mga idol. So madali pa itong kalisisan, madaling linisan. Kasi hindi to katulad nung mga angol na yung isang klaseng angol mga lods. So ito madali itong tanggalan ng kaliskis. At masarap din ang laman nito mga idol. Yan. So gagataan ko yan mga idol pagdating sa bahay. Sana madagdagan pa para mas marami, mas solve yung kain po natin mga idol. Yan. Napakagandang isda mga idol. So mataba yan mga idol na isda. So hanap po ulit tayo mga idol at baka mayroon pa po yung kasamahan dito. So silipin ulit natin sa ilalim ng yun, mayroon pa nga mga idol oh. Andyan sa ilalim mga idol, kita lang yung ulo. Tirahin natin mga idol. Yan. Sa pool na naman mga idol. So, hindi natin ito pagkawalan mga lods kasi ito yung isang klase ng angol mga idol. Sinasabi ko sa'yo parang kamukha po ng tilapia mga lods. So naipit yung ulo. Kaya dinukot ko na mga lods. So yan, kalabas na siya mga idol. Ito yung kamukha ng tilapia mga idol. Parang tilapia ang tsura niya mga lods. So ito ang mahirap kaliskisan mga idol. Pero ito yung paborito nilang bilhin. So yung una kong nakita na huling angol mga lods, hindi ko ibibinta po yun. At ito ang ibibinta natin. At kwarta na to mga lods. Kapag naka 1 kilo tayo, meron na din akong 150 pesos mga idol.
kapag kaka-isang kilo ako nito mga idol. So, malaki na to mga idol, baka may kalahating kilo na po ito. Napakaganda ng isda na to mga idol. So, sa iba, ang ibang tao mga idol ayaw ng ganitong klaseng isda kasi malangsa daw. Okay lang. At wala namang isdang hindi malangsa mga lods. So, hanap ulit tayo mga idol. Hanapin po ulit natin dito. So yan, pasilip-silip lang tayo sa ilalim ng mukula po mga idol. Yun, dito mga idol. Katulad to nung nahuli kong unang angol mga idol. Pag-ulam tayo mga idol, pag nahuli ko to, may dalawang piraso na tayo mga idol, pang-ulam. O, balikan natin mga lods. Yan. O, dahan-dahan lang. Simple lang naman mga idol. Ayan at nakakadalawa na nga po tayo mga lods. Nahuli nito mga idol. At maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa akin sa gabi-gabi na pagsisid mga idol. Ayan. Dalawang piraso na po tayo nito mga idol. At napakagandang isda nito mga idol. Medyo mahabang itsura nito. Hugis ng katawan niya mga lods. Yung isang uri ng angol ay parang tilapia. Ang hugis ng katawan niya. Ito masarap tong isda na to mga lods. Paborito ko yung isda ito mga idol. Kapag ako nakakahuli nito mga lods, kapag sumisisid ay pinanguulam ko po ito mga idol. Hindi ko yan binibenta. Siyang maghahanap ulit tayo. Madagdagang kulang pa yun mga lods. So eto, parehas yun, pangatlo na to mga idol kung magkataon. Kapag nahuli pa po natin na pangatlong huli na to natin na angol mga idol sa pangulam. So, yun, at tirahin na natin mga idol. Oy, sa pool pa rin mga lods. Katatlo na tayo mga idol. Ganito mo rin ang angol mga lods. Yun. Pangatlong angol na to mga idol. Original. Ito yung original daw na angol mga idol sabi nila. Dahil yung isa, baka ano lang yun mga lods, Xerox copy lang. Kaya hindi yun original. Itong original mga lods. Sabi nila original daw to. Kaya masarap at madaling tanggalan ng kaliskis mga lods. So matigas yung laman nito mga idol. Kaya masarap gataan. O, eto na naman tayo mga idol. May nakita na naman ako dito. Yan. Yung hugis to na parang tilapia mga idol. Yan, isa na yan mga idol. Malaki na rin to mga lods. So may kasing laki na to ng unang nahuli kong gantong klase ng angol mga idol. Tulog na tulog siya mga idol sa ilalim ng makulapo. Disturbin po natin mga idol at disturbin po muna natin yung tulog niya. Yun, sa pool. Pasiguro natin mga idol. Ayan, paikot-ikot lang mga lods. At hindi ka na rin makakatakas. Eh, natuhog ka na ng pana ko. So, hindi nga siya nakagalaw mga lods dahil sa udog po natin tinamaan mga idol. Kaya hindi siya nakagalaw. Napakaganda ng kulay mga idol. So malinaw yung tubig kaya maganda po mga lods. So eto pa mga idol. Oh. Meron pa dito. Yan. So isang uri pa to ng angol mga idol. Katulad pa rin ito nung kanina. So, pang-apat na ito mga idol. Kung sakali pong mahuli pa natin ito, pang-apat na itong angol na ito mga lods. Ayan o, nakalabas yung ulo mga idol. Sarap tirahin sa ulo mga idol. So, hinga nga muna ako mga idol sa ibabaw. At balikan po natin yan. So, ulo nga tinamaan mga lods. Kasi yung ulo niya, siyang pinakita. Kaya sa ulo nga natin tira mga idol. Sumabit nga lang sa mga idol. Hindi nga siya nakagalaw kasi ulo at udog mga idol. Naudog tong isda na to mga lods kaya hindi siya nakagalaw. Yan. So, pang-apat na to mga idol. Bali, apat na piraso na po mga lods ang pang-uulam natin. Ganitong klase ng isda mga idol. Napakaswerte natin ngayon mga idol. At magagandang isda yung nahuli po natin mga lods. So, dito naman tayo maghahanap mga idol. At eto pa nga mga idol, meron pa dito. Ito yung isang klase ng isda mga idol na ano, yung kamukha ng tilapia mga idol.
magkahugis kasi yung katawan nila mga lods, tsaka yung palikpik parang tilapia at ulo. So, angol pa rin to mga idol. So, ganito yung lagi kong hinahanap dito mga lods kapag nung nakaraan. Kaya pala na pagsisid namin mga idol. So, gantong klase ng angol ang karamihan nahuli ko nung nakaraan mga idol na pagpunta po namin dito sa Bugyas. So, medyo dinaanan nga lang tayo ng bagyo mga lods, kaya ngayon lang po tayo nakasisid ulit. May ilang araw po tayong tambay sa bahay mga lods at malabo yung tubig. Hindi rin naman tayo makapangisda mga lods kasi medyo malikot yung dagat. Kaya ngayon lang po tayo nakapanghuli ng isda ulit mga idol. So, eto, nakadali pa po tayo ng grouper mga idol. Ito yung tiger grouper na tinatawag dito sa amin mga lods. Para nga siyang tiger mga lods kasi may batik-batik o kawig na din ang Dalmatian mga idol, kaso kulay brown nga lang. Dahil ang Dalmatian ay puti at itim mga lods, so pwede na rin. So, sa tiger na lang tayo mga lods. Napakaganda ng uri ng barakana ito mga idol. Ano kaya kung makadali tayo ng napakalaki nito mga lods? So, ano kaya ang mararamdaman natin? Yan mga idol, nakikita niyong parang gelatin na yan mga lods, at yan po yung napakakating uri ng makati dito sa laot mga idol kapag kami nasisid. Ito na naman mga lods, parehas po ito nung kamukha ng tilapia mga idol. Pangalawa na to mga idol na ganitong itsura nakita natin sa ilalim ng tubig po mga idol. Sana makarami pa tayong ganito mga idol para mas marami ay mas maganda po mga lods. At eto naman tayo mga idol. Etong nadali na naman to ni Idol Junil mga lods. So, tinawag niya ako mga idol at nakadali na naman daw siya ng labong. Ito. So paglapit nga natin mga lods ay eto nga inabutan po natin dito kay Idol Junil. So napakaswerte ni Idol Junil mga lods. Lagi siya nakakadali ng mga labong mga idol. So ito naman po si Idol Franz. Nagkasalabong kami mga lods at tingnan po natin yung huli niya. So ito, yun, napakarami ng huli na Idol Francis mga idol. Yung meron siyang ubod mga idol Yun, napakalaki ng ubod mga idol. At meron din siyang mga angol, may musi din mga idol. Yun. So galing ni Idol Francis. So, mas marami ang huli niya kaysa sa akin mga lods. So, maghahanap po tayo para tayo ay makarami din mga idol. So, ito, grouper pa to mga lods. Yan, nakakita po po dito ng grouper. Yan, maapak kagandang grouper mga idol. So, medyo malaki na to mga idol dun sa nahuli kong grouper kanina mga lods. Mas malaki po to dun sa una kong huling grouper mga idol. So, baka meron na ito mga idol na mga 350 grams. Medyo malapit-lapit na to sa kalahating kilo mga idol. Yan. So, hanap po ulit ako mga idol. Baka meron pa. So, yun. Ito nga mga lods. Angol na naman ito mga idol. Katulad nung kanina. Yung kamukha ng tilapia mga idol. At hindi na nga po tayo nakakita nung angol na mahaba mga lods. Nasa na kaya yun? So, baka nagtago na at sinabi nating paborito nating iulam mga idol. Kaya siguro nagtago na yung mga angol na yun mga lods. Ayan. So, maganda din tong angol na to mga idol at paborito nila. Napadpad nga ako mga lods sa kasagan. At dalawang piraso agad po mga idol nakuha. So magkadikit sila. Mag-shoota yata itong dalawa na to mga lods. So nakalubog lang sa buhangin mga idol, kaya dinakot ko na po ito. So, swerte natin mga idol at nakadaan tayo ng ganitong alimango mga idol. Kasag ba? So, yan. Diyan kayo maglambingan sa lalagyan ko. At nang madagdagan naman yung kasama ng mga isdang huli ko dyan. So, sisid ulit yung mga lods. At eto na naman. Sila na naman ang nagpakita sa akin mga lods. Yun. Kasag na naman ito mga idol. Yan. Dalawa ulit sila mga idol. So, nakalubog. Magkapatong lang tong dalawa na ito mga idol. So, sa banda likod natin po mga idol, hawakan para mabilis natin mahuli. Yan. At
Ito na nga mga lods, napakalaki nung lalaki mga idol, at yung babae ay medyo maliit nga lang mga idol. So, hindi ko na yung binigyan mga idol, kasi kapag binuko yung daliri ko, makakagat tayo niyan mga idol. So, masakit po yan mga gat na kasagnayan mga idol. So, nandito ako na padpad mga idol sa kasagan mga idol, kaya nakahuli tayo ng kasag. So, baka marami yan mga idol, at hanapin ko po yung mga kasama nila. Ayan. So eto, galit na galit mga idol nang sinalubong ako. Nung makita niya yung liwanag ng flashlight, galit na galit mga lods. Ay, hindi nga nahuli mga idol, at diretso nga naman siya lubog. So mas madali nating mahuli kapag nakalubog yung kasag mga idol. Ayan, malaki na rin to mga idol. So mas malaki pa to sa palad ko mga lods, kasag na to. Ayan, kung makikita po ninyo mga idol, napakaganda ng kulay ng kasag na to mga lods. So hanapin pa natin yung kasama niyan mga idol, at baka nandyan din sila nag namamasyal mga idol, baka madaanan po natin. So eto na naman, mag asawang kasag mga idol, at mamaya nga ay aahon na po tayo mga idol, at nang mga pagpahinga na mga idol, at madaling araw na po. So may ilang oras na tayo, may 5 oras na tayong nakababad sa tubig mga idol, kaya pagkakuha ko nito ay ahon na po tayo mga idol. So titingnan po natin yung mga huli ng kasama natin mga lods. Yeah mga idol, so umakit na po kami mga idol, at nilalamig na doon mga kasama ko mga idol. Sampa na tayo mga idol, at grabe na, malamig na. Yun, malamig pero nakahubad pa sila mga lods. Yun, tingnan natin yung mga huli namin mga idol. Ito yung bantay namin dito sa bangka, si Boss JP. Tsaka si Dong. Di natulog ang bata. Di natulog mga lods. Masilip nga mga idol. Tingnan nga, pao ka JP. Yun mga idol, so iangat daw ni Kuya Pran yung mga huli natin. So, isa-isa nating angat mga lods. Mukhang marami to ah. Uy, itong unahin natin. Itong marami. Pinakauna, idol. Itong pinakamaraming laman, idol. Ayos ah. Ilang klase mo yan? Ah, napakarami ang mga idol. Marami, idol. So, marami na yun. Marami na din yan mga lods. Kasi buhay pa. Ilang klase din. Nasa ganyan huli nito. Ito idol. Asan yung huli mo idol? Tinago na okay. Idol. Tinago mo idol. Tina idol. Nilagay na pula sa sako mga lods. Oh. Ito pala idol. Dito pala yung huli niya mga lods. Tingnan natin mga idol. Wala grabe. Wala. Ay, ay! Nandito pala mga lods. Oh. Huwag mo na iula mga idol. Huwag kayo ula. Wala na idol oh, tanganin oh. Sus mga idol. Nandyan pala yung huli niya oh. Wirti. Ganda ng huli ni Idol Jenny mga lids. Para ka. Kalabong. Hipos. So ito pang huli niya mga lods. Kaya pala kakaunti yung huli. Kasi nandun na sa sako. Dinaya tayo ni Idol Jun nila. Yun. Mukhang mabigat tong isang to. Inangat na idol. Inangat na idol. Inangat na. So tingnan natin to mga idol. Uy. Bigat nga. Ah talaga. Lubid mga idol. Binanatan ang binanatan mga lods. Oh. Yung mga kasag pa. Kasip. Uy. Uy. Lumala na idol. Kalampagan mga idol. Lumukso na idol. Lumukso na. Dami idol. Binanatan mga idol oh. Ay, siya, may pusit pa. May labong. Laki ng mga idol. Laki ng labong mga idol oh. Bud, bagay na kuya. Kumain mo pa sana ko. Yan mga idol. Yon. Apat na piraso to mga idol. Apat na piraso do yung ano. Nose mga idol. Laki ng mga idol. Tapos, ito na yung Kuya Pran. Dami-dami rin yung alimasag. Tingnan natin yung Kuya Pran mga lods. Idol. Bakit ka idol? Uy, marami din ito mga idol. Idol, nagkagat ka dyan idol. Ano yan idol?
Mahilo mo ngayon. Kuminagat tayo doon. Uli. Buhay pa. Dalik ka. Ah, gudi. Lalaki ay dulo. Ay! Ganda. Uli. Wow. Ayos mo ay dulo. Sasiraan talaga ka mong darali, ha? Ayan, ay dulo. Ayan, ay dulo. Ayan naman ang huli ni Kuya Frank. Oo ka. May kasagdin mo ay dulo. Hey, mga ko ang kasag, talaga kasag ka. Tayo, Maydol. Ito naman yung huli ko, mga lods. Dito, panghuli. Kakaunti kasi ito, Maydol. Ayan. Ayan naman yung huli ko, Maydol. Ayan. Saan kasag ka, tahan ko nito? Apat. Pag sa rin naman? Ayan yung huli ko rin, mga lods. Ngayon. No. Ang karami may lulong huli ko. Tarag bago. Saka hipos kasad. Baraka mga idol. Malaki na ito mga idol. Ganali ka ni Isa. Matirata. Ito pa idol. Ito pa idol. Inuho pa idol. Inuho. Ikaw. Kasigunda pa. Ang tutunok idol. Ang ganda mga idol. Garalas na sumigana. Malaki. Iyan. Surte. Iyan ang original. Ano yung mga idol? Original na angon. Talag bago. Iyan ang masiram na angon. Hindi yung alaba. Bago maluts. Yung kula malamoy ka na yung kiskis. Bago maluts. Maganda. So yun mga idol. Uwi na kami mga idol. Solve na naman yung langoy. Nakarami ulit kami mga lods. Nabawasan na naman idol yung isla sa dagat. Kulang-kulang mga 10 kilo na.